Our video for today is practice SketchUp 3D designing. Okay, start tayo ng ating application natin, SketchUp Pro 2020. So, gawa muna tayo ng horizontal line. Vertical line. And then circle, what I know circle, and then what I know line, and then erase natin tong mga di kailangan erase, and then highlight. And then follow me. Click follow me. Since may mga cut na hindi perfect, build up na lang natin to. Lagyan natin ng line. Itong line na to. Para ma-cover tong area na to, lagyan natin ng line. And also sa kabila. And erase nitong excess ng mga lines. Bawasan natin ng konti. Sobrang haba. 100 lang ating line. Cutin natin by tape measure 100 mm. So magagawa tayo ng line dito. Ito sa area na to. Baba ng konti. And then, go to the other side. Lampas natin konti. 1 mm. Palampasan natin 1 mm para hindi ma-cover. Para ma-cover lahat. Then, enough na. Burahin natin yung tanglay na yan. Burahin natin. And then, wait natin to. Iba natin ng 4 equal side. Huwag tayo ng line across this circle 4. Makita ang line. Saan ba yan? Yan. Green. Then, sa kabila. Then, lagyan natin ang line dyan. Sa kabila din, line. Burahin natin tong mga nakapadikit. And then, click natin ang P or shortcut. Hop, nawala. P. Pam.
Ayan lang. And then, gagamitin natin yung kan muna natin na i-by group muna natin para hindi mahiwalay. Make a group also this one, and ito isa also i-group natin. And then gamitin natin yung solid subtract. Bawas natin yung subtract ulit, solid tools, subtract, yun. Meron na tayong isang side ng hinges, bisagra. So, gawa tayo ng bolt muna, bolt. Underline dito. Kuwita natin. And then, tatlong kan lang muna. Tatlong lagay ng screw. Oh. 3mm lang diameter. Same as here. Rim also. And also in the other side, rim. Then, erase natin ang mga existing lines para hindi mga dumitingan. And then, click natin yung offset. Pagyan pa natin ng isa pang offset. Yun. 2mm. Press mong right click, huwag mong bitawan. 2mm din. And then, 2mm. Right click. 2mm. And then, i-explode mo muna tong kasi naka-con siya, naka-isa. So, yun ang endpoint. Yan ang endpoint. Tingnan mo ang endpoint. Parang hanggang dyan lang yun. Yes, okay na. And then, kailangan natin medyo na may offset. May group. So, click mo yun yung tatlo. And then, press M. Then, yan, move, hold, right click, and then move. Then, may kwan na, may group na. And then, kailangan natin ng partner nito, second side. Simple lang, hanapin mo lang yung gitna, copy paste mo. And then, rotate. Group mo muna to, make group muna tong isang side na to para hindi mag lahat gagalaw. And then click ang copy paste, and then tools, punta ka sa tools, sa Q or rotate. Yan, blue, then paste, then turn. Kita mo, diba? Swak na swak. Then, dalawa na. Partner na sila. So, isang pair na, kailangan natin ang sa center ng edges para hindi magalaw. Kaya tayo ng line sa gitna. Click on circle, and then yan, erase center, and then move muna doon.
Then, hilahin mo siya yung likod. Yun. Pasa ng konti. Nang sakto lang. And then, click mo yung offset. Offset mo ng konti para kunwari stopper. And then, hilay mo ng taas. Hilay mo yung dalawa na sa'yo. Oop, ayaw pa hila. And then, pantay mo na lang. Konti. Then, sa other side, click mo rin. Ganyan mo rin, parehas mo. Bukas ng konti. Offset also, same as sa kabila. Konti lang. Yo. Yan. Okay na. So, try natin. Try nating pagalawin by rotating this. I ano na natin, i-group muna natin 'tong nasa center. Make a group. Para hindi ma galaw. And then what sa tools, rotate natin. Center. Center ha. Para pag-rotate, center din. Hop. Oh, ito na yung ating bisagra. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell button. Nga. Center mo lang para hindi mag-offset. Pwede. Parang ganito lang pala ang design. Pag mag-design-design. Practice nga lang pala ito. Baka sa future may pag-asa tayong mga mag-design-design ng mga ganito. Okay. Thank you for watching. See you on my next video. Practice SketchUp basic training and practice. Training with practice and with